Samantala, bakas pa rin sa Catanduanes ang pinsalang dulot ng bagyong Rolly. Kabilang sa nasirang isang bahay ampuna na umaapila ng tulong sa pagpapaayos sa kanilang gusali. At live mula sa Catanduanes, may unang balita si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, dito sa Catanduanes ay nananatiling ang walang kuryente ang kanilang lugar. Pero Igan, dito sa Virac ay may portion na may tubig pero tulad sa kinaroroonan natin ngayon ay wala pa rin sila. No? Pero Igan, ang pinaka matinding kailangan talaga nila ay yung pagkain. Pero ang masaklap nga, no, nasa 8,000 na sako ng bigas sa NFA warehouse ang nasira, kaya tulong ang hiling nila. Narito ang report. Saan man lumingon, bakas ang iniwang pinsala ng superbagyong Rolly sa Baras, Catanduanes. Nagkalat ang mga natumbang puno, baha sa mga kalsada, hanggang sa eskwelahan at simbahan, makapalang putik na tinatsagang linisin ng mga residente. Paira pa ng pagpasok ng tulong sa Baras at hindi pa maibalik ang linya ng komunikasyon. Iisa lang ang generator na tumatakbo. Pati Pag-asa Doppler Radar Station na pinsala. Tanggal po lahat. Nowhere to be found po lahat. Pati mga warehouse ng NFA sa Virac na tuklap ang bubong. Kaya 8,000 sako ng bigas at mahigit 1,000 sako ng palay ang nabasa. Nakapanghihinayang na makita na nasa 8,000 sako ng bigas ang nabasa dahil nga sa pananalasa ng bagyong Rolly. Sa gitna ito ng napakaraming mga taga-Catanduanes na nagugutom ngayon. At kapag titingnan natin yung sample nitong bigas, talagang naninilaw na ito at may mga amag na. Hindi na po siya dapat ibenta o i-dispose as feed ingredients. Baka ho mas lalong magkaroon tayo ng problema, maapektuhan yung mga hayop na kakain ito. Sayang, lalo't kailangan ng mga residente ang relief goods. Nakatanggap na daw po. Konti lang? Konti, 2 kilos po. Saka 2 sardinas na maliit. Nakakaubusan po lahat ng stock. Sarado po ang ibang mga tindahan po. Ayon sa NFA, may parating na bigas mula sa Camarines Sur. Doon pa manggagaling ang bigas dahil napinsala rin ang mga warehouse ng NFA sa Albay. Agad-agad po kaming nagpadala. Sa ngayon po, may dadating kaagad na 700 bags. May 10,000 sako ng bigas pa ang inaasahang darating. Hindi po papayagan ni Presidente Duterte na magkulang ng pagkain at tubig sa Catanduanes. Sa katunayan, 60 tons po of relief goods ay naririyan na. No? Nagdadaong na po ngayon sa puerto. Kailangan yan, lalo't may mga pamilyang nanganganib magutom. May natanggap to po ba kayong relief goods, gaya po ng mga bigas o ano? Kahit isa, wala pa po. Bigas po? Wala. Ang ibang residente, nagtitiis sa dilim para mabantayan ang natira sa kani-kanilang ari-arian. Malamig, masikip, malamok, kailangan tiisin para mabantayan mo yung mga gamit mo. Ang kadilimang ito tuwing gabi, baka matagal-tagal pang tiisin dahil posibleng abutin daw ng Pasko bago maibalik sa 100% ang kuryente sa Catanduanes. We are attempting under the ordinance Secretary Cusi before Pasko. Sa dami ng kailangang kumpunihin, problema ngayon ang lokal na pamahalaan. Depleted na po ang aming calamity fund. No? Kailangan namin ang tulong ng national government. Ayon sa DBM, bukod sa calamity fund, may 10 bilyong pisong quick response fund na kalagak ito sa iba't ibang ahensya. Hindi po ito po pwedeng i-direct ang release sa mga local government units. Lahat ng request ay dadaan po sa Office of Civil Defense. Pwede ring umutang ang mga nasalantang residente sa Pag-ibig. Igan, narito tayo ngayon sa St. Alfonso Maria Fusco Children's Home. Dito yan sa Virac, Catanduanes, at makikita nyo nga napakatindi ng pinsala dito sa kanilang lugar. Nawasak yung bubungan nitong kanilang infirmary. At sa ating pakikipag-usap kay Sister Liza Bantol ng Sisters of St. John the Baptist, kabilang nga sa mga nasira yung kanilang mga supply ng bigas na nabasa at ngayon ay kulang na kulang ng tubig na maiinom itong nasa 24 na bata na naririto. Igan, ang sinasabi ni Sister Liza ay talagang natroma ang mga bata sapagkat napakalakas nga ng hangin dito at magkakasama raw yung mga bata sa second floor nung bumabagyo
patuloy sila sa pagdarasal noong araw na yon. At maswerte nga no, na naligtasan nila sa awa ng Panginoon itong matinding unos na nangyari dito sa kanilang lugar sa Catanduanes. So Igan, pinakamahalaga na kailangan nila ngayon ay tubig at yung iba pang mga pagkain. Yan ang latest mula rito sa Virac. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz.